Walang mas tataas sa ngalan mo na kaibahan. Walang mas tataas sa ngalan mo na kaibahan.
Good morning po sa ating lahat. It's another blessed Sunday na naman po ang binigay ng ating Panginoon para sa atin. At kung hindi nyo po maitatanong, ay ngayong Sunday po ay sineselebrate po natin ang 34th anniversary ng CBC. At siguro po na marami tayong sineselebrate sa buhay natin, birthdays, anniversaries, or kung ano-ano pa. Pero maganda po na alalahanin natin na hindi tayo nagsiselebrate dahil dun sa okasyon. Kung dahil nagsiselebrate po tayo dahil sa goodness ng ating Panginoon. Faithfulness niya na binibigay niya yung ating pangangailangan all throughout those years. May mga problema man na ma-encounter, may mga nawala, may mga dumating, pero ang Panginoon ay patuloy pa rin nandyan para sa atin. Kaya ngayong umaga po ay samahan niyo po kami sa isang masayang awitan at pagpupuri para sa ating Panginoon. Let us sing, awitan kita! Ibig mo, O Diyos, na nagmulat sa akin. Sa iyong walang hanggang pag-ibig sa akin. Sino ba naman ako para sa iyo? Ako iyong inibig na buong-buo. Kaya sa bawat araw na dumaraan, aawitan ka, Panginoong Jesus. Pupurihin ka, Panginoong Jesus. Anong nakita mo sa isang katulad ko? Tunay ngang mangha ako sa pag-ibig mo. Aawitan kita. Takwil man ako ng mga magulang ko, mahahanap sa iyo ang tunay na pag-ibig. Sino ba naman ako para sa iyo? Ako'y iyong inibig na buong buo. Kaya sa bawat araw na dumaraan, aawit Jesus. Pupurihin ka, Panginoong Jesus. Anong nakita mo sa isang katulad ko? Tunay ngang mangha ako sa pag-ibig mo. Aawitan kita. Itaas ang ngalan niya, katangi-tanging Diyos Ama. Itaas ang ngalan niya, itaas ang ngalan niya, katangi-tanging Diyos Ama. Itaas ang ngalan niya. Aawitan ka, Panginoong Jesus. Pupurihin ka, Panginoong Jesus. Aawitan ka, Panginoong Jesus. Pupurihin ka, Panginoong Jesus. Jesus, pupurihin ka, Panginoong Jesus. Anong nakita mo sa
sa isang katulad ko. Tunay ngang mangha ako sa pag-ibig mo. Praise God po. Pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? So nakaka-bless po na ngayon may mga good news, may bad news. Good news na unti-unti na tayong nagka-transition sa pagsasama-sama. At syempre may mga bad news pa din. Pero kung titingnan pa rin natin on a personal level, ang Diyos natin ay lagi pa rin tapat sa atin. Meron pa rin siyang mga blessings na binibigay sa atin na hindi naman minsan natin pinagpe-pray. Pero makikita natin ang faithfulness ng Panginoon sa mga bagay na yun. At sa loob ng 34 years ng CBC, so ilang years sa bawat dito, siguro mga more than 12 years, mga ganun. Pero sa mga nagdaan na challenges and trials and blessings, ang Panginoon ang laging dapat nating bigyan ng glory at bigyan ng papuri sa mga bagay na yun. At sobrang blessing na in 34 years, laging nandun yung guidance and wisdom ng ating Panginoon sa atin. Kaya ngayon, patuloy nating i-celebrate, patuloy nating alalahanin ang faithfulness ng ating Panginoon sa ating church, sa ating mga pamilya, at sa ating mga sarili. Kailan pa man kami pinanubayan mo, kailan pa man kami inalagaan mo, Panginoong Jesus, ang kabutihan mo'y walang hanggan. Kailan pa man kami pinatnubayan mo, kailan pa man kami inalagaan mo, Panginoong Jesus, ang kabutihan mo'y walang hanggan. Kailan pa man, minsan kay dilim ng paligid, minsan tila ba'y wala ng pag-asa, ngunit ikaw ang nagbigay ng sigla sa bawat umaga. Ang katapatan mo'y walang hanggan. Kailan pa man kami pinagnubayan mo, kailan pa man kami inalagaan mo, Panginoong Jesus, ang kabutihan mo'y walang hanggan. Kailan pa man, minsan kay dilim ng paligid, minsan tila ba'y wala ng pag-asa, ngunit ikaw ang nagbigay ng sigla sa bawat umaga. Ang katapatan mo'y walang hanggan. Kailan pa man kami pinatnubayan mo, kailan pa man kami inalagaan mo, Panginoong Jesus, ang kabutihan mo'y walang hanggan. Kailan pa man, di namin maintindihan kung bakit ba kay buti mo sa amin. Kaya paglilingkuran, aawitan,
paman kami inalagaan mo. Panginoong Jesus, ang kabutihan mo'y walang hanggan. Kailan pa man, kailan pa man kami pinatnubayan mo. Walang hanggan, kailan pa man, kailan pa man, kailan pa man, kailan pa man. Salamat JP and Music Ministry. Tayo po ay dumako sa panalangin at pasasalamat sa Panginoon. Lord, salamat po sa pagbigay niyo sa CBC ng 34 years. Nakita namin ang inyong mapagpalang kamay, ang inyong makapangyarihang kamay sa buhay ng simbahang ito, sa buhay ng mga tao na nagsilbi sa inyo, sa buhay ng mga tao na nakakilala at lumago at nagsilbi na hanggang ngayon ay kasama pa rin namin. Bagamat yung iba ay nawala, pero salamat na sila po ay ginagamit nyo sa ibang mga simbahan, sa ibang mga gawain, at nawa, Panginoon, ay patuloy nilang ibigay ang buhay nila sa inyo dahil ibinigay nyo rin naman ang inyong buhay para sa kanila. Nawa, Panginoon, sa aming pananambahan ngayong umagang ito, kami po ay patuloy na mag-encourage sa bawat isa sa kabila ng mga dumarating na mga pagsubok sa aming mga buhay, sa aming bansa, at sa sanlibutan. Halos papatapos na, at sana nga po, Panginoon, ay papatapos na ang pandemic, pero ito na naman po ay nagbabadya ang isang gera na mas malaki kaysa sa iba pang mga civil wars at saka mga unrest noong mga nakaraan. At ngayon, Panginoon, ay bansa laban sa isang bansa. At sana po, Panginoon, ay bagamat malayo kami, kami po ay sana'y maging malakas at maging mapagtiwala sa inyo dahil kayo lamang ang pwede namin talagang sandalan at panghawakan sa inyong mga pangako at sa inyong provision. Lord, inyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin, sa aming pagsamba sa inyo, pagdakila sa inyo, pagtaas sa inyo, at pasasalamat sa inyong mga ginawa sa buhay namin. Lubos po ang aming pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng inyong ginagawa, at sana po ay lalo namin makita habang kami po ay lumalago, habang kami po ay nagsisilbi sa iba't ibang pamamaraan ng inyong mapagpalang kamay, ay gumagabay, nagpuprotekta, at nagpuprovide para sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na ginagawa sa bawat tao na ibinigay niyo sa Christian Bible Church at sa mga ibibigay pa ninyo na mapapangalagaan namin, matutulungan namin para sila ay lumago at magsilbi eventually. In Jesus' name we pray, amen and amen. Hello, a blessed Lord's Day po sa ating lahat. Ayan, a blessed Lord's Day po sa ating lahat. And happy 34th anniversary po sa CBC. Makakaupo na po yung ating mga kasama. Nag-live. Pasensya na po, nagdaan
nag-adjust tayo. At yan, ano, ito pong ating service ngayon, kung hindi nyo po alam, ay live and hybrid. Meron pong mga kasama po here in our CBC Center. Kaya po, kung nakikita nyo po sa screen kanina, meron pong mga naandun sa bandang labas. Meron din po yung mga, most of the participants ay nandito po sa loob. At we praise God because we can do this during this time. It's been a long time, no? Pwede natin pakawayin yung mga kasama natin ng live dito sa siguro muna sa center mismo. Dahil hindi kayo nakikita kahit ano lang. Kaway po kayo dyan, kaway po tayo. Ayan. At yung mga nandun naman sa medyo labas, pakaway naman kayo dyan. Dyan po. Agresko. Agresko. Ayan. So, siguro magandang sabay-sabay na happy 34th anniversary CBC. Ready? 1, 2, 3. Happy 34th anniversary CBC! Sarap ng pakiramdam na merong naririnig ka agad. Actually, kahit nung kantahan kanina, iba talaga ang feeling kapag kasabay-sabay tayo, sama-sama tayo na nag-aawitan sa Panginoon, dama mo yung, ano, yung mga puso ng bawat isa. Ayan. Dahil nagsiselebrate tayo ng ating anniversary ng ating church family, siguro magandang hindi man natin mabalikan lahat. Malaman lang natin konti ang tungkol sa anniversary ng ating simbahan. Diba? Ang dami nating pinagdaanan. Katulad nga na sinabi sa awitin kanina. No? Dami rin nating mga lugar na pinuntahan, nilipatan. At nais po natin acknowledge, no? Kung paano tayo tinawid ng Panginoon, sinubaybayan, iningatan, yung faithfulness niya, hindi lamang sa kanyang pagligtas sa atin, kundi sa pagkalinga niya sa atin bilang isang pamilya ng Panginoon. Kaya nais natin acknowledge, ano? Oo, at dahil hybrid tayo, gawin natin yung response, hybrid din. Yeah. Ayaw natin na yung mga online lang, or ayaw din natin yung mga nandito lang mismo. Pagsamahin natin, subukan natin, di ba, kung pwede. So, una, dun sa mga nasa online, gusto namin din malaman kung nasan po kayo ngayon at this time? Siguro pwede niyong banggitin doon sa ating comment section ng Happy 34th Anniversary CBC from para malaman natin kung nasan silang lugar. Yan. Pwede niyo po idagdag din. Ano? Kasi alam po natin na yung pagiging part natin ng CBC ay hindi lamang sa services, kundi nandoon yung pagkilos ng Panginoon sa mga buhay natin through the ministries and through the discipleship at lahat na po ng connection natin sa CBC, ginamit ng Panginoon para mas lalo tayong lumago sa pananampalataya, makakilala sa Panginoon at makita kung ano ba yung layunin niya sa buhay natin. So, this time, pwede ba natin ino rin, isama rin sa greeting, ano ba yung mga bagay na marerelate natin sa words, sa letters na C, B, C. So, pwede nyo ilagay din dun sa comment section. Yung mga nahan dito, pwede rin namang i-shout mismo. Kunwari, meron kaming sample eh. Yung CBC can stands for Christ Bless Me Through CBC. O, diba? CBC. So, kung meron na kayong naisip, gagawin naman natin ito tuloy-tuloy, pakilagay lang dun sa comment section. Tapos, siguro naisip nung iba, ang hirap naman pagka Tagalog, eh gusto ko Tagalog. Pwede rin ganito, no? C, katapatan. Ayun, gawin yung C. O, tapos, diba? B, ano ba buhay? Buhay. Buhay. Katapatan, at, buhay, at? Isa pang C, kalinga. Kalinga, diba? C na C. Kanina din habang nag-aawitan tayo, bigla akong na-relate din yung kanta na Kailan Pa Man. Yung sa lyrics ng kanta, Kailan Pa Man. So pwede ko, gusto ko din siyang i-relate dun sa CBC, Kailan Pa Man, Buhay Si Kristo. Amen? Amen. Amen. Kaya gusto din namin malaman sa inyo kung paano kayo binibless ni God through CBC or paano, ano yung mga salitang marerelate ninyo
sa CBC. So, lagay nyo lang po doon sa ating comment section. So, ngayon, gusto din natin malaman konting trivia. Yan. Sino po sa inyo ang noong una pa man ay nandito na sa CBC? 1988, February 1988. Nasaan po tayo noon? Nasa Somascan Building. Nasa BF Almansa. Yan, ako wala pa ako niyan. So, gagawin natin para malaman natin sa mga nasa online, kung kayo po ay part na ng CBC nung Somascan Building, paki-like emoji like doon sa online. Sa mga nandito po, gusto namin tumayo tayo kayo. Tayo po tayo para minsan lang tayo kayo. magkasama-sama. Yung mga nasa Somascan pa lang tayo. Sa simula pa man. Ayan. At syempre, meron din mga nagla-like. So ngayon naman, yung mga, eto medyo matagal-tagal. Yan. Pagkatapos sa Somascan Building, syempre lumipat po ang CBC sa LPC. So para hindi natin makalimutan, maganda yan, nire-refresh. At tayo syempre nagkaroon ng student ministry sa LPC, no? Kaya ang dami naging kabahagi ng CBC na estudyante o teacher or connected sa LPC. Mm. So that's 1990s? 1990s to 2000. Tama ba 2016? Yata. Dahil ito yung mga mahaba-haba, gamitin naman natin yung heart emoji. Heart emoji. Heart emoji. Sa mga nandito, tayo ulit at saka mga naging parts sa LPC. Ayan, marami-rami. Ayan. Ang sarap makakita, tumatayo din. Kasi pagka Facebook, wala, hindi natin nakikita ang response. At syempre, kahit sa ating pong pagbiyahe, no, bilang mananampalataya, kasama siyempre yung transitions. So nag-transition tayo from LPC at bumiyahe po tayo ng ilang mga lugar, ano? Ito, pagsamahin po natin yung tatlong lugar na to, actually apat po ito, yung 9G, 9 Gloria sa BF, at tayo rin ay gumamit ng BF Clubhouse. At ganoon din, ginamit din natin yung BF, Almansa Basketball Court. Diyan po, sa Alabang Sapote Road. Marami ang lugar na yan. meron pa isa. Meron pa. Yung St. Joseph. No? Yung center natin sa St. Joseph. Ang dami nating mga pinagsamahan at memories din doon. Kahit saglit lang po yung mga lugar na yon. Pero nais po natin acknowledge din ang faithfulness ng Panginoon. So, dahil madami siya gagawin natin. Dahil masaya, madami. Madaming lugar. Celebration to. Emoji. Yan. At dapat yung mga nandito, mas malakas yung woo. Celebration yung may confetti, di ba? So, pakitayo lahat ng mga nakasama doon sa mga lugar na yun. Yan. Saan na nakikita rin pala, pwede rin may wave. Nakakamiss yung mga yan. Pero kasabay nga pala nung St. Joseph natin, yung Cowboy Grill. Naalala po natin, yun yung pinaka public or pinaka accessible na lugar natin. And we had a lot of memories there. We shared times of worship, times of prayer, pati mga cell groups natin ay nagkaroon ng napakagandang usapin, ano, sa mga times. Meron din ako naalala sa Cowboy Grill. Dito ko nakita talaga yung grace ni God. Kasi it's not really the place that matters, because church is really the people. It's not the building, diba? Kaya talagang ang sarap balik-balikan ng faithfulness ng Panginoon during that time din. Kaya maganda sa gawin natin na emoji dito sa ating Cowboy Grill memory, yung smile with the three hearts. Hindi naman ako natawag doon. Meron ganun sa Facebook, ano? Yung smile na meron tatlong puso. Hanapin nyo yun. O kahit na basta smile na meron puso. Minsan siguro na sa inyong cellphone nakalagay yung care, ano? Pero may kasama yun, ano? Magkakasama yun. So you can put that in your emoji sa inyo pong comments. At tayo rin naman po lahat. Yung mga nandito, makasama din yung action. Yeah. 1, 2, 3! Yun! Cowboy Grill Days, no?
tao, syempre, nung dumating yung pandemic, you know, kumalala nyo, exactly 2 years ago was our last service during our anniversary. Second to the last service natin. Na wala tayong idea na mangyayari yun. Hindi natin alam kung paano gumamit ng Zoom. Diba? Nung nangyari yun, lahat tayo ay, I think it was also the time of celebrating the anniversary kasama ang CBC Molino. Tama po ba ako? Na talagang, God is so good kasi the Lord allowed that to happen na magkasama on that Sunday. Not knowing yung pala yung second to the last ng before the pandemic na lockdown. Kaya kasama natin dito ngayon ang CBC Molino dito sa emoji na to. Kaya kung kayo po ay nakasama sa online live stream ng CBC from 2020 hanggang ngayon, lagyan niyo po ng clap emoji. At tayo naman pumalakpak tayo lahat, ano? Sa Panginoon. Dahil sa kanyang patuloy na faithfulness, ano? Faithfulness sa atin to continue His work in our lives, to continue His work in CBC, Las Pinas, Molino, at kahit sa ang dako ng mundo na abot na natin. We praise the Lord for His work that expands. Praise God. Talagang beyond border, sabi nga. Dati, nalilinit tayo ng Las Pinas lang. But now, even sa iba't ibang bansa, nakakarating tayo sa pamamagitan nitong live stream. Talagang praise God. Magandang tagline, ano? Ito yung 2020 hanggang ngayon, CBC Beyond Borders. Wow. Unlimited border. At dahil unlimited kasi ang ating God. Amen. Ang Diyos natin, kaya po, kaya niyang gawin ito. That's why we are continuously challenged na talaga maging faithful din naman sa Panginoon dahil faithful siya. Kahit saan dako tayo mapunta, kahit anong sitwasyon po natin, we can rely on our Lord. Amen. Siguro magandang pwede tayong tumingin na kung merong meron na ba? Tingnan ko nga kung meron. Ayan, no, meron tayo mga nag-emoji kanina para. And we'd like to also acknowledge, since we are also looking dun sa ating live stream ngayon, no? Nice po namin batiin yung mga kasama natin online right now, ano? Unang-una, nais natin batiin ng mga pangilinan. Hello, Jel and Eton, pangilinan. And your whole family. Salamat sa inyo pagbati. Si Tita Emma, si Los Nabablit, buong Nabablit family. At ganun din si Jessa Katle. Hello, good morning sa iyo. At si Ate Rosalina Marinay. Good morning po sa inyo. Good morning po and happy anniversary sa ating lahat. And hello po kay Kuya Mario. Si Kuya Mario Ate, from Singapore. And Ate Sharon. Hello sa Airborne family, no? Kay hello Mary Jane and sa iyong buong family. Ate Cheng Menjola, hello po. Okay, so and yan, ako po mag-acknowledge na hello kay Jill, kay AR Lega and kay Rafa from Hanoi. Hello kay Maribel Co. Sibug from Nueva Vizcaya. Salamat sa iyong pagbati. Si Tita Odette, si Lourdes Gorma Bonifacio. Hello po kay Ate Bing Akol. Thank you sa inyong pagbati. At ganun din kay Ate Cecil Yanga. Kay Jason Pamandanan. Sa buong Vidamo family. So sila for sure sa Indang. Tama ba ako? Kay RJ. RJ, thank you sa iyong pagbati. At thank you sa iyong pag-cameraman. Banggitin natin yung mga nasasabi nila ng mga salitang CBC. Sabi dyan ni Ate Sharon, CBC, Caring and Blessed Church. Amen. Sabi ni AR, casual. Tapos B, return to... Ano kaya? mukhang sa Vietnam, siguro yung Vietnamese language. Okay, tapos C, return to Christ. Amen. Yan. Hello kay Ate Jennifer Bon and ganun din kay Kuya Jules and Ate Marge Borsilio. Salamat sa inyong pagbati.
At si Kuya Jules ngayon ay naandun sa kanilang office sa Pamplona. Ayan, nawala. So yun po yung ilang sa mga nabumati kanina, no? Nawala yung ating connection. But ayan, sa mga Erbon at ganun din sa mga Pamandanan, hello po sa inyo lahat. Salamat po sa inyong pagbati. And we thank you for joining us continuously in our live stream services na nag-i-air po during Sundays and Wednesdays ng gabi. Nice din po nating batiin, ano? Mamaya siguro pwede tayong bumati ulit sa mga online na kasama natin. But nice din nating batiin yung mga kasabay ng week na to na nagse-celebrate ng mga birthdays and ng mga anniversary. So this will be the first time that we can be able to greet you, at least yung ilan po sa mga celebrators natin kasama natin ngayon. So we'd like to greet you a happy birthday and a happy anniversary. So simulan natin yung February, kasi hindi pa tapos ang February. Today is February 27. So si Faith Kangko, happy birthday sa iyo. Happy birthday. At ganun din si Ate Tess Marasigan, happy birthday. Oh, happy birthday Ate Tess Marasigan. And then sa March, so batiin natin to. Nakakatawa, kasama natin yung ilan this time na talagang mababati natin ng personal. So, unahin natin, happy birthday kay Ninang Yori! Happy birthday! Sa March 1, kasabay niya, syempre si Ate Malu Escobar. Happy birthday, Ate Malu! Happy birthday, Ate Malu! Sa January, sa March 2. March 2 ay may ilan po tayo may birthday rin. No? Si Kuya Jerry Kamit. Happy birthday, happy Kuya birthday, Jerry. Kuya Jerry. Ganun din si Nicole Batuto. No? Happy na nasa Middle East ngayon. Happy birthday. And on the March 3, birthday naman. Ito, na, ito nakakasama ko minsan sa Zoom. Ano? Happy birthday kay Maki Del Rosario. Maki happy Del birthday. Rosario. And... gaaral sa ibang bansa, no? Si Kuya Melvin Salvatierra. Yeah, happy birthday, Kuya Melvin. And ito, mga anniversary... Meron pa isa birthday, isa. No? Birthday rin ni Sarah Abanyo. So, kasama natin si Nicole, pakibate. Pakibate si ate. Si ate. Ito, dumako tayo sa anniversaries. Kasi love month pa love daw. Love month, ano? So, let's greet... tomorrow po anniversary po ni Jong and Ann Enriquez. Happy anniversary. Happy anniversary. And sa March 5, mukhang kasabay ng birthday nung kanilang anak. Si Kuya Ramon at si Ate Becky. Nandito yata. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Kasama po natin sila ngayon. Nandiyan dyan, ano? So happy anniversary, happy birthday sa inyo lahat. And we pray that God would continue to bless you with His joy and His love. So patuloy po tayong nagre-remind sa atin, ano, we continue to serve the Lord together as a church. And so, paalala, katulad na nabanggit ko kanina, every Sunday, 10 a.m. and every Wednesday ng 8 p.m. ay we will continue to have our services. Ano? Ngayon po ay special location, and occasionally we will have arrangements na katulad nito na hybrid. Pwede tayong magsama, hindi tayo pwedeng magsama-sama lahat, pero ilan po sa atin ay pwedeng magpunta. No? Kaya abangan po natin yung mga announcements for hybrid service over the coming months. I-look forward natin kasi totoo, iba yung pakiramdam na kasama mo nagbo-worship. Diba? Kaya alam ko madami sa atin na talagang yun na yung pinapipray, yung kumbaga wish. Kaya sa iba natin dito natupad na, ipag-pray natin na sa susunod, ibang mga tao naman. No. Diba? At sa susunod, higit sa lahat, lahat tayo sama-sama na. Yun talaga yung gusto natin. Kaya as we are announcing this, please also pray with us dito sa bagay na to. Because it's not an easy thing to prepare something like this. Kaya mga tech natin. Pasalamatan nga natin yung tech people natin, ano? Na nag-set up ng lahat ng ito.
Hindi nyo lang po alam, behind the scenes, ang daming wires, ang daming ilaw, ang daming sinasaksak. Pero praise God because this has been made possible by the Lord. Kahit si Pastor Frank, si Papa, ang dami niyang hinanda, not only today, even before sa mga, bago dumating ang araw na to, ang daming preparations nila, Papa at Mama. Kaya pakisama sa prayer kasi talagang hindi siya madali. And also, in relation to that, that's why we are also praying for volunteers. Yan. Our church ay kailangan ng volunteers sa madaming ministry na meron tayo. So kung meron kayong ability or passion na pwede niyong gamitin para sa Panginoon, reach out to us. Yeah. For all you know, kailangan na kailangan pala yung inyong alam na gawin. Baka akala nyo walang silbi, pero meron, sabihin nyo lang. Kaya again, reach out to us. Akala natin dati ang simpleng pagbate, pag-smile, walang dating. But now, 'di ba, sa lalo nitong pandemic, pag-like nga lang may dating na. Kaya we are praying for virtual ushers. Ngayon ko lang narinig yun, like lang ministry na. Oh, 'di ba? Kaya kung alam ko ano 'yung sa tingin niyo na strength ninyo or God is really leading you to be used diyan sa bagay na 'yan, sa strength mo na 'yan, tell it to us. At alam ko the Lord is preparing something for you para magamit para sa kanyang glory. And sa tingin ko unang-una 'yung ating church, yung gusto ni God na matulungan natin. At saka syempre, yung unang-unang ministry that you can discover, where you can serve the Lord, ay yung ating mga cell groups. No? Sa ating mga cell groups, pwedeng paunti-unti, ikaw ay nagpe-pray, paunti-unti, ikaw ay nagpa-facilitate ng isa o ilang question, o di kaya nagpapakanta, nagpapagame, di ba? Unti-unti, nagkakaroon ng discovery. Ano nga ba ang iba pang pwede kong gawin para sa Panginoon? So, yung mga cell groups natin, paalala rin, ano? Very important na patuloy tayo maging bahagi niyan sapagkat dyan tayo lalago. Hindi lamang sa sarili natin, kundi lalago para sa ibang tao rin. Para mapaglingkuran sila. Sa pamamagitan ng cell group, nakakamusta natin ng mas direct. Yung hindi natin nakakausap noon, ngayon, directly pwede nating masendan. Makamusta, how are you? How may I pray for you? Mm-hmm. So, we thank the Lord for these ministries and pasalamatan nga rin natin ng ating Yumin, ano, na sila po ay ginagamit ng patuloy ng Panginoon. You know, for many, for these 2 years now, ang daming beses nagre-record sila and it's just a joy that we can do singing together, ano. Kanina ay na-bless talaga. Singing, yung pagtugtog, diba? Oo. But most of all, syempre, para ma-bless ang puso ng Panginoon. Amen. No? Yan. So, and of course, mamayang hapon ay merong spin 180, no? Merong spin 180. So, connect po tayo. Connect po yung mga kabataan through Zoom. And next Sunday ay Sunday school naman. Dahil alternately siya ginagawa every Sunday. First and third Sunday ang ating Sunday school for kids. And then yung third and fourth Sunday yung ating mga youth or spinners. Ayan. So, and by the way, ang ating pong giving ay pwede po nating ipaabot sa pamamagitan ng mga bank, sa mga online, ano, you can see on top ang ating mga banking details. You can do that through GCash, through Paymaya, through BPI, and China Bank, depending kung saan po kayo connected, Las Pinas or sa Molino. And we continue to encourage everyone to trust God sa ating pong pag-partner sa Kanya sa pagbibigay dahil ito po'y ginagamit ng Panginoon para magpatuloy ang Kanyang ministry. Yeah. And dahil hybrid tayo ngayon, merong tayong kasama physically, hindi niya ba na-miss magbigay, maglusot ng offering? Mamaya gagawin natin yan, ano? Diba? Nakaka-miss din yan. At nakakatawa, magagawa natin yan today. Yan. So, yun lang po ang ating mga announcements. And again, welcome to everyone. Welcome to everyone who is here in CBC Center. And welcome to everyone who is online sa ating streaming. And sa pagpapatuloy po natin, ay tayo po ay sama-samang magbasa ng salita ng Panginoon at tayo po ay pangangunahan ngayon ni Ninong Joe and ni Ninang Yoli.
Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat kasi birthday ko nga na taon nandito kami. At nandito ako. Thank you po. Thank you CBC. We love you. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis 22:1-14. 1. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham. At sumagot si Abraham sa kanya. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. 2. Pagkatapos, sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. 3. Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaking papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. 4. Nang ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ng lugar na sinabi na sa kanya ng Diyos. 5. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno, dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos at babalik din kami agad. 6. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at siya ang nagdala ng itak at sulo. 7. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, Ama, sumagot si Abraham, Bakit anak? Nagtanong si Isaac, May dala po bang tayong sulo at panggatong? Pero nasaan po ang tupa na ihahandog? Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. At nagpatuloy sila sa paglakad. 9. Nang dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato na ihinihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos, iginapos niya si Isaac at inihiga sa ibabaw ng altar. 10. Kinuha niya ang itak at nang papatayin na nasanan niya si Isaac, 11. Tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. Abraham, Abraham. Sumagot si Abraham, narito po ako. 12. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. 13. Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. 14. Tinawag ni Abraham ang lugar na ito na naglalaan ang Panginoon. Ito ang pinagmula ng kasabihang sa bundok ng Panginoon may inilalaan siya. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng salita. Makinig tayo sa salita ng Diyos na ihahayag ni Pastor Frank. Salamat po. Salamat na marami Kuya Joe and Ate Yoli. At ito po actually yung ating pangalawang hybrid. The first time that we had was ay dry run lang po yun. Parang tinignan lang natin paano ba mag-hybrid, ano ba yung mga equipment na kakailanganin natin, paano ba yung mga ingay, paano ba yung ating logistics. At ito pong talagang first time natin na meron tayong kasamang ibang mga tao ay medyo talagang matrabaho po. Nabanggit ni Pastor BJ kanina na kami po ay, dahil ito po ay sa aming tahanan, ay kami po ay nagtrabaho ni Ate B for 2 weeks to the point na nung Wednesday po nabanggit sa akin na parang pagod daw ako
ako nung nagbibigay ako ng message nung Wednesday. Ano ho? So, anyway, ay ngayon pong araw na ito, ay ginawa na natin ito and we praise God for allowing us to be together this morning. Medyo nawala yata yung ating camera doon na ano, I hope everything is okay. Well, anyway, magdadalawang taon na po yung ating pandemic, short of 2 weeks. Alam ko po ay nagsimula tayo na walang service na ng physical noong March 15. At pagkatapos po, that was the Sunday rin na nag-start tayo ng ating live stream na kung saan ay we were groping on how we would be able to do that. At kung kayo po ay hindi nakasama, nabanggit ni Pastor BJ at ni Ate Ben kanina, na hindi kayo nakasama ngayon, ay kung pwede po sabihin niyo sa inyong facilitator. Para sabihin naman ng inyong facilitator sa amin na mailista namin kayo para next time na meron po tayong hybrid ay maiprioritize namin kayo. Pero ang mga kasama po natin ngayon ay number one, syempre yung music ministry dahil sila po yung kumanta at sila po yung nandito rin sa ating technical aspect. And of course, that kasama rin natin yung online service team natin dahil hindi naman gagana yung mga equipment natin pag wala sila. Dahil lalo na kami, walang-wala kaming kaalam ni Ate Bijan. Kami po ay gumagawa lamang ng PowerPoint at ibang mga bagay. Pero yung pag-ikot ng mga knobs at pag-ano ng computer, paglagay ng mga wirings ay hindi po namin alam yan. And we praise God for our online service team natin. At kasama rin po natin yung ministry coordinators na sila po yung kasama namin na nagde-decide o kaya ay nagtatalakayan kami kung ano yung mga gagawin namin. At sila rin po yung mga nag-head ng ibang mga ministries and some facilitators kasi nga po ay pinasok na lang namin ng 31 people dito sa ating center. Meron po tayo yung center natin na kung saan nakikita nyo kami. Ito po yung mahabang lugar at may mga tao kaming kasama dito. At pagkatapos meron po tayo yung open garage na yun po ay ginawa na rin nating area natin na kung saan ay alfresco naman sila roon. At dahil po anniversary natin, kami po ay merong konting kainan mamaya na ginagawa na natin for the past 34 years. And yung pong iba ay hindi makasama doon sa pagkain, but eventually when you would be able to join us next time, ay pag-uusapan natin kung magpa-potbless tayo. Actually, potluck ang tawag doon, pero binago natin na potbless dahil nga ay we want to share the blessing that God has given to each one of us para naman ma-share natin sa ibang mga tao. Ano ho? Well, we've been studying the life of Abraham for several weeks already para makita rin po natin yung picture ni Kristo sa pamamagitan niya. Lagi natin i-connect yan kay Kristo. Alam po ba ninyo ang Panginoon Diyos ay napakadakilat, napakatalino niya to the point na lahat ng bagay na kanyang ginawa ay connected doon kay Kristo Jesus. There is always a shadow, there is always a picture, there is always something that would connect it to Jesus Christ. At dito po sa ating pag-uusapan ngayong umagang ito ay ang dami-dami. Bagamat hindi ko nababanggitin lahat kasi ang pinakamahalaga dito, yung pagsunod ni Abraham na kung saan ay nag-provide ng Panginoon para sa kanya at para sa kanyang anak. So the title of our message this morning is Obeying the God Who Provides. Pagsunod sa Diyos na nagbibigay sa atin. You have an idea already. We're not going to focus on the blessing, brother, but we would focus on what God has given us. Kuminsan kasi iniisip natin ay nag-provide ng Panginoon ng pera, ay nag-provide ng Panginoon ng pagkain, ay nag-provide ng Panginoon ng etc., etc. But we never thought that the provision of the Lord was greater than that. It is salvation. It is His guidance. It is His working in our lives. Yung pong mga bagay na binigay niya sa atin, those things are trivial. We want to focus on what is important. At yun yung kaligtasan. Aywan ko sa inyo po, ano? Kasi nga ay, nung kami nagre-reminis ni Ate B, ng mga nangyari ng 34 years, and every time we have our devotion, we would talk about how the Lord has blessed us, we would cry and we would rejoice in what the Lord has done because of Him, not of what He has given us, but because of Him.
So this morning, we would like to start off beginning with the end in mind. Ano ba yung nais natin mapag-aralan dito? Ano ba yung nais natin ma-develop dito? Ano ba yung objective ng lesson natin ngayong umagang ito? Well, number one, a faith that remains unchallenged remains unchanged. Ang isang pananampalataya na walang hamon ay walang pagbabago. Doon lamang po sa statement ay yung pag nakita mo na may mga challenge na ibinibigay sa akin ng Panginoon, sometimes you would react in a negative way, complaining. But I pray that we would be able to respond positively and look at it as God's way of allowing us to grow. Meron nga akong binabanggit palagi na cliche na inuulit-ulit ko, it's either you become a better person or a bitter person. Alam po nyo, majority ng mga Kristiyano nagiging bitter sila. But please, become a better person. Tulad po nitong pandemic na nangyari sa atin, what has happened? People has grown, more people came to know the Lord, and there were more people who are attending the worship service. Noon talagang pahirapan kami. Kung pwede nga lang sunduin namin sila. Kasi nga po nasa Cowboy Grill tayo, tapos yung harapan ng Cowboy Grill ay Jollibee. Sabi ko, kung meron lang akong pera, bibili ako ng Jollibee para lahat ng pupunta sa church. Meron Jollibee. Hindi naman nangyari yun kasi wala naman akong pambili. Kaya pag meron tayong anniversary, yun. Meron tayong mga pagkain. Meron pa tayong lechon. Last time na nag-anniversary tayo, 2 years ago. May lechon, may barbecue. Naku, napakarami to the point na hindi ko na nga naabutan yung iba. But nevertheless, I enjoy the fellowship of our brothers and sisters. Another beginning, yung ating objective dito. Number two is that just like Abraham or just like us, Abraham was far from perfect but grew in his relationship with God. Hindi tayo kaiba kay Abraham. Kung minsan iniisip natin yung mga tao ng Old Testament, yung mga tao na ginamit ng Panginoon perfect, hindi po sila perfect. Nagsimula kay Adam and Eve, hindi sila perfect. Si Abraham, si Jacob, si Isaac, si Moses, hindi po sila lahat perfect. But nevertheless, lumago sila sa kanilang relationship with the Lord. And because of that relationship that they had with the Lord, they were able to come to the Lord and ask for forgiveness and change whatever they could change by the grace of God. Pangatlong beginning with the end in mind is that maturity or transformation is not instantaneous. Hindi po ito automatic. Yung pagbabago sa isang tao, hindi automatic ito. May word dito, intentional. Talagang pinagsisikapan by the grace of God. Hindi sa sarili mong pagsisikap, kundi pinagsisikapan na isuko natin yung buhay natin sa Kanya. Ibigay natin yung will natin sa Kanya. At sabihin natin, Lord, kayo na po ang magbago sa aking buhay. Kasi kung ikaw mismo magpapabago sa buhay mo, papalpak ka. Papalpak ka. But grows over time as we respond to God in the daily life. Yung word na respond dito is the positive word dito. Kasi we could react and the word react sometimes gives us a negative connotation. Kaya nga, when the Lord works in our lives and we are willing to surrender our lives to Him, in time we grow and we respond to the Lord on a daily basis to the point na nagiging habit na. Nagiging lifestyle na, nagiging bahagi na ng ating character yung pagbabago ng Panginoon sa buhay natin. And last but not the least, beginning in the end in mind, transform lives by making them know, grow, and serve. Know God deeper. Actually nga po ay nais namin na itong every time na nagbibigay kami ng message, then let's not look at the blessing of the Lord, but let's look at the Lord of the blessing. Rather, know God and then grow in your small group, grow in your relationship with God, grow in your knowledge of the Lord, grow in your spiritual life, and then serve the Lord. Yung knowing is not the end by itself, but it is a means for you to be able to serve the Lord. When you serve the Lord, you get other people to know Him and grow and serve again by the transformed life that you have. Kuminsan nga po, pag mayroong mga testimony na napakaganda na talagang ang yung from darkness to light, gustong-gusto namin i-emulate yun. Kasi nga po ay doon mo makikita yung grasya ng Panginoon Diyos.
Meron ikwinento si Pastor BJ one time nakasama nila doon sa kanilang pinag-suservan ngayon na dati-dati kasama sa isang malaking religious group na talagang taliwas sa Panginoon, and eventually he became a Christian, and eventually he became a missionary, and he became a missionary in the Philippines. Foreigner ito. Pero namatay siya dito sa Pilipinas. Sabi ko, sana na ipalaki yung kanyang testimony, because it is very, very beautiful to know that he was transformed and his life became a testimony for the Lord. So first thing that we would like to see here, doon po sa ating simula, sa pamamagitan ng mga pagbanggit natin sa mga objective natin, number one, God testing our faith produces growth. Pag tinitest ng Panginoon yung faith natin, ang nangyayari ay nag-grow tayo. Yun palagi yung nais ng Panginoon. Tingnan po natin sa buhay ni Abraham, verses 1 to verse 3. Now, after these things, God tested Abraham. Sa English naman po, from ESV. And said to him, Abraham. And he said, Here I am. And he said, Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took two of his young men with him and his son Isaac. Kanina po umaga may discussion kami, how old was Isaac during this time? And of course, kumisan na i-interchange namin yung young men na ito. Yung young men na ito na kasama niya is more than 40 years old na. Or probably around 30 to 40 years old. Pero si Isaac, ay iba yung tungkol sa kanya. And he cut the wood for the burnt offering and rose and went to the place of which God had told him. Ano po? Now, we would like to look at two reasons why God tests us. Gagamitin din natin yung kwento mamaya. Number one, or letter A, God tests us to expose the condition of our heart. Pinapayagan ng Panginoon ng mga pagsubok sa buhay natin para ipakita yung kondisyon ng ating puso. Yung bang maka-evaluate tayo para makita natin ano ba yung mahalaga sa atin. Ano ba yung laman ng puso natin. Kasi kuminsan ay pinipresume natin, eto na ako. Katulad yung iba, sometimes they presume that they are Christians already. Pero pag susuriin mo talaga, parang merong kulang. Bagamat of course, when people receive Christ, hindi nila naintindihan lahat. So as they grow in their Christian life, they understand what it means to receive Christ. And then eventually, they commit their lives to Christ. When you ask them, when did you receive Christ? They're not even sure of the date, but eventually they knew that there was a time in their life that they gave their life to the Lord. And then eventually, unti-unti nag-grow sila na kinumit nila yung life nila sa Panginoon. So, ini-expose ng Panginoon yung condition ng heart natin. Deuteronomy chapter 8, verse 2. Ito po yung devotion namin ni Ate B. Si Moses ay sinasabi sa mga Israelites. Ito po yung parang declaration na ng blessing ng Panginoon sa kanila. And you shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years. Ibig sabihin, medyo papatapos na sila. Papasok na sila doon sa promised land. In the wilderness, that he might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. Imagine yung testing ng mga Israelites, 40 years, na dapat ilang taon lang sila nagbabiyahe, wala ngang isang taon eh. Dapat. Pero pinayagan sila ng Panginoon na mag-ikot-ikot, pabalik-balik sila, kasi nga ang ginagawa ng Panginoon, hina-humble sila at tinitesting sila ng Panginoon tungkol sa kanilang condition sa puso nila kung susunod sila sa Panginoon. At lumabas nga na marami sa kanila na lumabas doon sa Egypt ay hindi na nakapasok sa promised land kasi nga yung puso nila ay suwail sa Panginoon. Kaya yung mga nakapasok lang sa promised land ay yung mga anak nila, yung mga mas bata sa kanila. Pero yung mga 40 years and above, hindi sila nakapasok sa promised land. Sila po'y ginagutom pero pinakain sila ng Panginoon. Yung mga damit nila nung umalis sila doon sa Egypt, hindi nagbago yun, hindi nila pinalitan yun. Binuhugasan lang siguro nila kasi nga ay hindi na luma yung kanilang mga damit. Because God allowed testing to show
the heart's condition of these people. For us, not for him. Alam naman niya yung puso ng mga tao. Pero pinapakita niya yung evaluation ng puso natin para makita natin ano na ba ang aking condition ngayon. Ano na ba yung state ng puso ko ngayon? And mind you, this is a challenge. Pag nakita mo yung state ng puso mo, I hope you become a better person rather than go down. God wants you to know the state of your heart for you to desire to become better, to grow and to develop rather than give up and shrink. So do not become defeated and discouraged when God exposes unbelief in our hearts because He is exposing it to root it out, para tanggalin niya sa puso natin. Ang goal ng Panginoon is for us to be transformed. Mamaya, makikita pa natin yung lalo natin maitataas yun. Letter B, God tests us to refine us. Hindi lamang to expose the condition of our heart, but to refine us para tayo po ay pakinangin, para tayo po ay kikilin. Exodus chapter 20, verse 20. Moses said to the people, "Do not fear, for God has come to test you, that the fear of Him may be before you, that you may not sin." Yung fear of Him is reverence, respect, awe, honor to Him as our God and Father. Kaya nga po dapat ang tingin natin sa Diyos natin, Diyos. Hindi bro lang, hindi kaibigan lang. Bagamat we want to be close with the Lord, but you give the proper respect to Him as God, that you may not sin. And His goal is that you will be refined, not for His sake or enjoyment, but for us. Para sa atin. So lahat po yung ginagawa ng Panginoon, ng testing at pagpayag niya na masubukan tayo, ay para sa ating kapakanan. Did you know that? Kasi nga kumisan, if we would complain, Lord, bakit yun naman pinapayagan ito? Yung ating pananaw, nalilimutan natin, God is allowing that for us to become a better person. Tingnan mo, nakalagay sa James. Sabi ni James dito, James chapter 1 verse 2, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds." You know yung description yun, yung pastor ko nung bata-bata pa ako, nung pag binabasa niya ito, nagtatatalon siya. Sinasabi niya, pumalakpak ka, magsaya ka, pag dumadaan ka at humaharap ka sa iba't ibang mga pagsubok. Kaya nga po yung ating reaction, kung minsan ay nagre-react tayo na negative way sa mga pagsubok, pero kung yung response natin ay ganito, "Lord, thank you for allowing me to go through problems. Lord, thank you for allowing me to go to trials." You know why? Verse 3, "For you know that the testing of your faith produces steadfastness." Yung pagsusubok ng iyong pananampalataya ay pinatatatagka. Pinatatatagka. And then verse 4, "And let steadfastness have its full effect." Anong ginagawa nitong katataga na ito? "That you may be perfect and complete, lacking in nothing." If I would ask, how do we mature and grow and become complete? The answer ni James, by the testing of our faith. Ikaw ba'y sinusubukan ngayon? Ikaw ba'y dumadaan sa apoy ngayon? Ikaw ba'y dumadaan sa trial ngayon? Count it all joy because God wants you to mature. God wants you to grow. And the Christian life is never easy, but fulfilling and worthwhile and beneficial for us eternally. Not only in this life. Kaya nga yung sabi ko kanina, look at the things that are really eternal. Yung things that really matter. Kasi kung minsan yung iniisip natin, "Lord, sana magkaroon ako nito. Lord, sana magkaroon ako. Lord, sana magkaroon ako ng bagong sapatos." Yung mga yun, trivial lang mga kapatid. Mawawala yan. Luluma yan. Masisira yan. Pero yung mga bagay na eternal na hindi mo nakikita, yun yung magtatagal. And that is our relationship with God. And that is knowing God on a deeper way. In a deeper way. Now look at this. Look at this. Napakaganda po yung ating trivia dito. Trial, testing, temptation are the same word in the Bible. Nag-interchange lang yan. And the same events or circumstances is a trial from, eto po ano, kung galing sa perspective ng Diyos, ito nangyayari, to test our faith to produce perseverance. Kung ito'y titignan natin from God's perspective, merong spiritual na dating.
In other words, pag tinignan mo yung trial at saka testing mo at saka yung temptation mo from God's perspective, He is allowing you to go through testing to produce perseverance, para maging matatag ka. Pero kung titignan mo from the point of Satan, he uses it to cause us to react, not respond, in unbelief and not trust God, which produces disobedience. This is very fleshly. Sad to say, many of us react on trials rather than respond to God in a positive way. Sana po makita natin yon. Meron pong isang Scottish pastor, and he's also an author, he's also a commentator, gumawa po siya ng commentary, si Alexander McLaren. In-explain po niya doon sa kanyang commentary doon sa Genesis chapter 22 about being tried and being tempted. Sabi niya dito, God tests us to bring out the best, which is exactly the result in Abraham's life. Satan tempts us to bring out the worst in us. Hindi ba ang trabaho ng demonyo to kill, to steal, and to destroy? Pero ang Panginoon Diyos to give life and to prosper us and to give us meaning in life. God tests us to confirm and strengthen para ikaw'y patatagin, para ibigyan ka ng confidence, para bigyan ka ng ang galing talaga ng Diyos, lalo mo siya makilala. Pero Satan tempts to corrupt and to weaken. Ay, kawawa naman ako, mahina ako, lagi na lang akong pinisino. Kung minsan we react because of the pressure of other people around us, but I hope we would respond, Lord, thank you. We have several brothers and sisters. Last year, halos nagkasakit sila every time, members of the family. Yung iba naman ngayon ay nagdadaan pa sa pagsusubok kung saan ay nag-serve sila sa Panginoon tapos na-hospital sila. Lord, bakit? Pero mga kapatid, look at it from God's perspective. Ang plano ng Diyos ay patatagin ka. Ang plano ng Diyos to bring the best, our best for Him. So a faith that remains unchallenged remains unchanged. Kung walang pagsusubok, kung walang hamon, walang pagbabago. Kaya yung mga hamon sa buhay natin, mga kapatid, ay itong dalawang taon na nakalipas, ang daming hamon. Siguro po ay hindi tayo masyado lumalabas, hindi tayo masyado gumagastos dahil hindi tayo nagbabayad ng gasolina o kaya pamasahe. Yung damit nga, hindi na nga tayo bumibili masyado dahil hindi na nga natin nagagamit. Hindi naman tayo kasi lumalabas. But nevertheless, yung mga challenges ng Panginoon will change us and transform our mindset. Siguro yung mga katawan natin nagbago, yung iba tumaba. Meron kaming kasama dito, grabe, pumayat na. Sabi ko, i-disciple mo naman ako kasi walang nangyayari sa akin. Kahit na mag-fasting ako, kahit na kung anong gawin ko, wala rin eh. Pero sa kanya, tumalab. Magpapa-disciple ako sa kanya starting mamaya after lunch. Kakain muna ako. So as your faith grows, you will experience God's transformation in your life. Faith in yourself? No, faith in God. Faith in God. Sa Kanya. Sa Kanya tayo umaasa. So second thing that we would like to see here with our end in mind, confidence in God's future provision. Ibig sabihin, tinitignan mo, ay, ang Panginoon Diyos magpo-provide sa akin. Kasi yun yung title ng message natin eh. Ay, ang Panginoon ang siyang magbibigay ng aking pangangailangan. Yung alam niyang talagang pangangailangan ko, not the trivial matters, brings God's power into the present. In other words, inaharap mo, I know my God, I know who He is, I know what He's going to do. So this day, today, I am going to have the power of God. Verses 4 to 9. On the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Then Abraham said to his young men, stay here with the donkey, and I and the boy, notice the word na ginamin siya dito, hindi young man but the boy, will go over there and worship and come again to you. Now, this is a promise that God has given him. This is a promise on the faithfulness of the Lord. This is a provision of the Lord. I-offer niya si Isaac. Alam niyang mamamatay si Isaac. Wala pa siyang kamalay-malay kung paano nag-offer ng sacrifice sa Panginoon. But this time, ibibigay niya yung kanyang anak sa Panginoon on the basis of God's instruction. Pero sinabi niya sa mga dalawang kasama niya, babalik kami muli.
in whatever way, whatever situation, babalik kami muli. We will come again to you. Verse 6, and Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac, his son. Dinidiscuss din namin ito namin kanina. Gaano kaya kadami yung wood na kanyang daladala? Siguro marami-rami yun kasi hindi naman magpapausok lang. Hindi ka naman magsasaing lang. Yung i-offer mo sa Panginoon, na alam ni Abraham na i-offer niya sa Panginoon, yung anak niya, kaya susunugin yun kasi alam niya yung aroma, yung usok ng laman at dugo ng kanyang anak ang magbibigay ng kasiyahan sa Panginoon. Marami-raming kahoy yun. So, ibig sabihin si Isaac, medyo malaki-laki na. Tinanong ko si Jake kanina, Jake, how old are you? 14 years old. Could Isaac be as young as you are? He doesn't have an idea. Nung nag-discuss kami ni Pastor BJ, siguro mga 30 years old and above. You know what? Because Isaac is the picture of Christ, he could be 33 years old. And he took it in his hand, and he took in his hand the fire and the knife. Meron akong hinaram kay Ate B kanina. Medyo na-alarm siya. Ano gagawin mo dyan? Sabi yo, titignan ko lang kung paano yung picture na ginagawa ni Abraham kay Isaac. Daladala niya yung magaan-gaan kasi matanda na si Abraham eh. So they went both of them together. And Isaac said to his father Abraham, my father, and he said, here I am, my son. And he said, behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Alam niya merong kailangan ibigay na offering sa kanya. Alam po ninyo, ito yung pinakamatagal na biyahe siguro na ginawa ni Abraham. Habang naglalakad sila, nag-iisip-isip siya. Lord, bakit kaya? Alam po ninyo, dati-dati I would put Abraham's mind into my mind that I would complain, I would argue, and I would make compromise with the Lord. Lord, wag naman kasi ang hirap nun eh. But the faith of Abraham grew to a certain extent to the point that he was willing to say, Lord, I will obey you. I will obey you. So Abraham said, God will provide for himself a lamb for a burnt offering, my son. So they went both of them together. Napakaganda. Alam po ba ninyo, yung phrase na yon, yung verse na yon could give the whole Bible. God will provide for himself a lamb for a burnt offering. The burnt offering, the lamb should come from the Lord. It could not come from the physical world. And that lamb is God himself coming in flesh. So when they came to the place of which God had told them, Abraham built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood. Now think again, if Isaac is 33 years old, sa tingin mo, mas malakas si Abraham kaysa sa kay Isaac? I doubt. I would presume si Isaac mas malakas kay Abraham, pero look at the picture here. Isaac was willing to be bound by Abraham to be an offering. Naipasa na rin sa kanya yung obedience ni Abraham. Nakikita niya yung buhay ni Abraham to the point that he became a role model of obedience unto the Lord. That's why being a father is very, very important. You give a role model to your children. You want your children to love the Lord, then you love the Lord. You want your children to fear the Lord, then you fear the Lord. You want your children to serve, to give everything that they could give unto the Lord. You do that also. You don't ask your children to do that. You show it to them. That is what nurturing and role modeling is all about. Kaya ang ginawa ni Abraham dito, nag-build siya ng altar, nilagay yung wood. Siyempre, marami yun kasi ihihiga niya doon yung kanyang alay sa Panginoon. And then on the altar, and bound Isaac, his son, and laid him on the altar on top of the wood. Abraham trusted God. Ito yung pinakamaganda na makikita natin dito no, sa phrases na ito. Abraham trusted God in the miraculous birth of Isaac. Kasi old age na sila eh. But at the same time, he also trusted God in the resurrection of Isaac.
kung nagbigay ng Panginoon Diyos ng anak sa kanila, pwede rin buhayin ng Panginoon Diyos si Isaac kung papatayin niya si Isaac. Notice this, ano, Hebrews chapter 11 verses 17 to 19. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise was in the act of offering up this only son. May pinangako ng Panginoon sa kanya. You will be a father of many nations. Dadami yung pamilya mo, dadami yung anak mo, dadami yung angkan mo. So sa kaninong paraan, kay Isaac, hindi kay Ishmael. In fact, inu-offer na nga ni Abraham, eto na po si Ishmael, siya na yung gamitin nyo. Hindi siya, magkakaroon ka ng anak, and you shall give his name Isaac. And he will be the father of many nations. So may promise ng Panginoon, pinanghawakan niya yun. Of whom it was said, through Isaac shall your offering or offspring be named. And he considered that God was able even to raise him from the dead. From which, figuratively speaking, he did receive him back. So alam niya, kahit na mamatay si Isaac, kaya pa rin buhayin ng Panginoon Diyos. Walang imposible sa Panginoon Diyos. So this is a picture of Christ, God sacrificing himself, and he came back to life after his death. So if we're going to ask the question, how big and powerful is your God? The God who delivered Israel is big enough and powerful enough to deliver you. Israel nga na deliver niya from the hands of the Egyptians, ikaw pa. The God who parted the Red Sea is big enough and powerful enough to part the obstacles in your life. Sa tingin mo, hindi niya mabibreakthrough, hindi niya pwedeng biakin yung mga obstacles sa buhay mo, kayang-kaya niya. Now, the God who defeated the enemies of Israel is big enough and powerful enough to defeat the enemies of your life. Sino ba yung mga kaaway mo sa buhay? Kayang-kaya niyang patumbahin sila. And the confidence that God will provide gave Abraham power in the present moment to obey Him. Nakita niya yung kapangyarihan ng Panginoon, so sabi niya, susunod ako sa kanya dahil kaya niya ito. Remember the quote ni Kuya AJ last week, nothing is impossible with God. Let me add to that, nothing is too difficult with God. So trust Him. Trust Him in everything. Pagtiwalaan mo siya sa lahat ng bagay. Now, pangatlong bagay na pwede natin makikita dito is the fruit of faith. Verses 10 to 18. Medyo mahaba-haba ito. Then Abraham, dito ko na lang po basahin sa monitor ko. But Abraham reacted out or reached out his hand and took the knife to slaughter his son. I-act ko na na, no? Gaganan niya. Nakahiga si Isaac, nakatali siya, tapos gaganyan na niya. Ito'y split second lamang po. Kasi nga ay kung iisipin mo, para baga slow motion, Lord, dyan na ba kayo? Wala pa. Hindi eh. Talaga sasasakin niya. Walang inhibition. Walang, ano bang tawag dito? Walang pag-aalinlangan. Talaga sasaksakin niya si Isaac. But the angel of the Lord called to him. Now again, who is the angel of the Lord? This is the pre-incarnate Christ. Wala pa man siya, hindi pa man siya pinapanganak, but remember, Christ doesn't have any beginning or end. Pinanganak siya in order for us to have a body to be a sacrifice, but Christ has already been before everything else was created. So, but the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So, sasaksakin na niya, walang pag-aalinlangan, walang reservation. Oh, split second dyan. Abraham, Abraham. And he said, here I am. And he said, do not lay your hand on the boy or do anything to him. For now I know that you fear the Lord. Remember, he exposes his heart. Seeing you have not withheld your son, your only son, from me. Nung first time ko po nabasa ito, ini-imagine ko si AJ o si BJ. Nai-interchange ko yung kanilang pangalan. That's how old. Pati si Jake, kung minsan natatawag ko. Pati nga si Mucho, natatawag ko Jake. Si AJ, Lord, how could I give my son back to you? You have given him to me. Pero si Abraham, when I come to think of it, there was no reservation in his heart to offer Abraham or Isaac. And Abraham lifted up his eyes and looked. Ito, split second na naman to, ano? Behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. There was a substitute offering. Did you know what? Our substitute offering
was Christ. Imbis na tayong mamatay, siya ang namatay para sa atin. Narinig ko si Charles Stanley, sabi niya, everything is not free, nothing is free. But when it is given to you for free, someone else has paid for that. Yung hangin, yung araw, libre nga ba? Libre sa atin, kasi recipient tayo eh. But God paid for that. You know what He paid for? Yung sabi niya, let there be light, let there be air. May effort siya doon. Yung salvation natin, free sa atin. But there was a payment for that. What was the payment? His blood, His death on the cross. And He was a substitute. So Abraham called the name of that place, the Lord will provide. With that context, are you thinking of, ay, sapatos yung ipoprovide ng Panginoon. Ay, coat yung ipoprovide ng Panginoon. Ay, ilaw yung ipoprovide. Ay, bagong TV ipoprovide ng Panginoon. Nothing bigger than that. The provision of the Lord was the substitutional death. That was the provision of the Lord. As it is said to this day, O the mount of the Lord, it shall be provided. Ibibigay ng Panginoon. He was talking of what is really important, the major things, not the trivial things only. Now let's look at this clearly in our practicality, in our application. Our obedience in the Lord will open God's blessings of provision for us. Now, let me just say this to you. Do not look at the blessings that God would give, but rather look at, may I say it this way? Do not look at the blessings that God could give unto you, but look at God who gives you the blessing. Pagbaliktarin mo yun. Because when you look at God who could give you the blessing, you appreciate Him more. You honor Him more. You worship Him more. You trust Him more. You learn to obey Him more. Because the trivial matters are nothing to you. So ano yung mga blessings na ibinibigay niya when we obey Him? Sa salvation, John chapter 3 verse 16. Yung quote ko na lang dito, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. When you obey the Lord, you believe in Him, what does He give you? He gives you eternal life. In His guidance, Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, which is my favorite verse now, trust in the Lord. That's what you do to obey the Lord. With all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. The word acknowledge, tangkilikin mo siya. Lahat na nangyayari sa'yo, sa Panginoon galing yon. Anong gagawin niya? And He will make straight your path. Gagawin niyan diretso yung yapak mo, yung buhay mo. Ano pa yung ibinibigay niya dito when we obey Him? His protection, Hebrews chapter 13, verse 5. I will never leave you nor forsake you. Kahit na dumaan tayo sa gitna ng kadiliman, kahit na dumaan tayo sa bagyo, hindi niya tayo iiwanan. Kasama natin siya dahil siya niya magpuprotect sa atin. Yung prosperity ng Panginoon, Philippians chapter 4 verse 13, when we talk of prosperity, we think of things. Hindi po yun. If we're going to read Philippians chapter 4, yung kanyang binibigay doon ay yung contentment with the Lord. Kaya sabi niya dito, I can do all things through Him who strengthens me. When I obey the Lord, when I trust the Lord, kahit na wala siyang ibibigay sa akin, I still can do it. I still could trust Him. Dahil siya nagpapalakas sa akin. Sa kanyang kapayapaan, Philippians chapter 4 verses 6 to 7, do not be anxious about anything. Huwag ka mag-worry. Huwag ka maging anxious. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, anong dapat mong gawin pag ikaw ay merong mga pinag-aalala? Mag-pray ka. Humingi ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, isumbong mo sa Kanya, anong gagawin niya? The peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yung iba mga tao, mas gusto nila nagwo-worry kaysa sa nag-trust sa Panginoon. I hope we learn some lessons from that. So, beginning with the end in mind, ano yung mga bagay natin na sinimulan natin na dapat ay makita natin na dapat natin ma-accomplish? Well, a faith that remains unchallenged remains unchanged. Are you being challenged by the Lord? Then, use that to change your life, to transform you. Secondly, just like us, Abraham was far from perfect but grew in his relationship with God. So can we. We can grow
if we would trust the Lord and obey the Lord. Number three, maturity or transformation is not instantaneous, but grows over time as we respond to God in the daily life. And then lastly, transform lives by making them know, grow, and serve. Mga kapatid, as we move forward to our 35 years, grabe yun, tagal na nun, ano? Mamang-mama na yun. Tanda na. May we be able to make people know God, grow in their Christian life, and serve the Lord. Let's encourage one another. Let's push one another. In fact, meron pang ibang acronym ng push eh. Pray until something happens so that they would grow and be transformed and be used by the Lord. Salamat po ng marami. Happy anniversary again to us. We love you so much and we thank you so much for everything that you're doing. May question pala tayo, questions for discussion. Siguro pwede nyo tanungin sa inyong sarili, anong mga mahirap na bagay ang pinagagawa sa iyo ng Diyos? Iba-iba yan. Sabi niya, Pastor, ang pinagagawa sa akin ng Diyos, mag-pray. Parang napakasimple lang, pero siguro sa iyo mahirap na mag-worship sa Panginoon, magbigay sa Panginoon, etc., etc. Pangalawang tanong, connection with that, ano kaya ang nagpapahirap sa iyo para makasunod? May dahilan. And sometimes ay hindi natin pinagtitiwalaan ang Panginoon. May wini-withhold dahil sa Kanya. Pangatlo, sharing time na ito, magbahagi ng iyong karanasan kung saan nag-provide ang Diyos pagkatapos kang sumunod sa Kanya. Ito yung mga blessings eh. Kaya lang mga kapatid, ano, hindi natin gustong itaas yung mga material blessings. Bagamat siguro si-share ninyo yon, but more on how did you get to know God deeper, wider, higher in your life and in your family. Salamat po ng marami at tayo po ngayon ay pangungunahan sa closing prayer. Siguro po dito sa amin dako, kami po ay mag-o-offering habang kumakanta ng last song. Hindi namin na i-prepare yung bag kasi talagang ang thinking namin talaga ay online na, but we have something there that we could put our offering on. And I would like to ask Kuya Nestor to please come and close us in a word of prayer. Pagkatapos ton, we will sing with our ministry coordinators. Music ministries. Naku, sadali lang. Tabi ko na nga ito, nakakatakot. Ang laki pa naman. Ayaw ibigay sa akin ni Ate Mia. Good morning po. Siguro bago tayo mag-closing prayer, pag-pray natin, tithes and offering natin sa Panginoon Diyos na ito'y pagpalaan niya na patuloy na magamit sa gawain ng Christian Bible Church at ng mga ministry niya. Lord, salamat po sa aming offering, aming tithes and offering, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami makapagbibigay. Ito po'y aming isang pagsamba sa inyo, Panginoon, na patuloy kami magtiwala sa mga ginagawa mo sa amin, sa aming simbahan. At salamat, Panginoon, kay tapat sa aming mga buhay sa kabila ng mga pinagdadaanan namin, Panginoon, ay hindi mo po kami iniwan, hindi mo po kami pinabayaan, at kay patuloy nagpo-provide ng aming pangangailangan. Bless mo po ito, Panginoon, aming pagbibigay at dalangin namin, Panginoon, patuloy kayong kumilos sa aming buhay, patuloy kami magtiwala sa iyo sa lahat ng mga ginagawa mo. And thank you, Lord, sa umagang ito na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa araw na to na kami magdidiwang, magsa-celebrate ng 34th year anniversary ng Christian Bible Church. Panginoon, salamat na hindi mo po pinayagan na mahinto ang gawain nito bagamat dumanas kami ng mga paghihirap at mga pagsubok. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo na ang iyong simbahan, Panginoon, ay patunay lumago at marami, Panginoon, na makilala sa iyo. Marami, Panginoon, na mga kapatiran namin na na-reach out namin bagamat malalayo sila sa pamagitan ng gawain ito, Panginoon, ay patuloy kayong kumikilos. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo at dalangin din namin, Panginoon, na ang aming mga
ministry coordinator ang aming pastor, Panginoon, na patuloy mo silang gamitin. Dalang dinayin, Panginoon, ang aming mga leaders, Panginoon, na sa aming gobyerno, na patuloy din kay magabay sa kanila, patuloy kay magbigay ng wisdom sa kanila, at itong aming eleksyon na darating, bigyan po kami ng wisdom na kung sino po ang aming ilalagay, at alam namin, Panginoon, kayo po ang magdedirect sa amin. Lord, pagpalain mo rin po ang aming mga frontliner, bigyan po sila ng proteksyon sa kanilang ginagawa na patuloy nagsisilbi sa aming mga kababayan, patuloy nagsisilbi, Panginoon, na gamitin ang kanilang mga kakayanan. At salamat din, Panginoon, sa lahat na ginagawa mo. At dalangin namin, Panginoon, na magkaroon kami ng intentional na paglago, na patuloy kaming magtiwala, patuloy namin kayong kilalanin, patuloy namin kayong sambahin, Panginoon. Muli, Lord, ang lahat ng ito ay tinataas namin at pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po, bago po tayo magpatuloy, pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon sa isang blessed Sunday na binigay niya po sa atin? At ngayon po ay patuloy po nating awitan ang ating Panginoon at tumayo po tayong lahat. Kalaman-laman ngunit siya ganang manggagawa sa paghahayag ng salita. Maliliit pa ang mga bata kasama na sa pagsamba, palaro-laro pa kanta-kanta sa loob ng simbahan. Kay buti mo! Kay buti mo! Kay buti mo, Panginoon, kay buti mo. Kay buti mo, Panginoon, sa paglipas ng panahon, di namin akalaing makaahon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Let's sing. Sa pagtanaw sa nagdaan, daman namin ang iyong katapatan. Mga mahal ng Diyos Ama, kalinga ng amang kay dakila. Malalaki na ang mga bata sa pagsisindi ay kasama. Nandiyan ka sa bawat taon, Diyos, tunay kang ang dakila. Kay buti mo! Kay buti mo! Kay buti mo, Panginoon! Kay buti mo! Kay buti mo, Panginoon! Sa paglipas ng panahon, di namin akalaing makaahon. Kay buti-buti mga hamon, di mo kami iniwan. Tinuruan mo kaming magtiwala sa bawat hakbang ng aming mga paa. Kay buti mo, kay buti mo, Panginoon, kay buti mo, kay buti mo, Panginoon, sa paglipas ng panahon, di namin akalaing makaahon. Kay buti-buti mo, kay buti mo, kay buti mo, Panginoon, kay buti mo,
bless po sa ating lahat at see you po next Sunday. Lagi po tayo mag-ingat.